Hi guys, nagbabalik ako ulit sa channel ko and ngayon may tuturo ako something about zip files. Ito yung madalas ginagamit sa school ngayon at for sure makakatulong sa inyo lalo na sa mga estudyante and teachers. And pwede rin siya magamit kapag may send kang mga software through email and ipapakita ko ngayon. For example, meron akong file dito, itong Zoom, and gusto ko siyang i-zip, gawin nga siyang mas naging compressed na file. So ang gagawin ko lang is press ko tong send to, then compress zip folder, and lalabas na dyan kung ano yung gusto mong ipangalan sa file na yon or sa zip na yon. Then, ayun, ganun lang kadali siya. Pwede mo na siyang ma-open basta meron kayong downloaded WinRAR na app. So, meron na ako. So, itatry kong i-open. Ito na siya lahat. And paano naman kapag gusto nating bagyan to ng password? So, una natin gagawin, for example nga itong ginawa natin, click lang natin itong add to archive. Then, yan. Kung gusto nyo baguhin to, pwede naman. And then, i-click lang natin itong set password. For example, gusto ko is ABC. Ganun din, ABC. ABC. So, click ko lang tong OK. Ito na siya, diba? For example, gusto ko siyang isend sa email ko. So, isisend ko na sa email ko. Ganito siya kapag dinownload ko. Open ko lang. OK. And then, ayun. Pwede ko na siyang makuha lahat. So, pwedeng-pwede niyo siyang gawin sa students, sa teachers, or sa email. May sisend kayong software na gusto i-download ng students niyo. Or kahit saan man, basta gusto niyong makompress yung file or maging zip file. Yun lang guys.